Okay, good day sa inyo mga paps. Kamusta? So, ang video natin today, kadalasan nahisira yung ano natin, no, yung pairings o yung dito, yung kung saan nilalagay yung tornilyo, yung may part na to. Okay? So, pag nilagay natin to, ito, basag na yan. Pag nilagay natin yan, mayroon chance na mag-iingay siya, no, kasi wala na siyang bracket yan, lagayan ng tornilyo. Okay? So, ang video natin today is i-restore natin yan. Okay. So, yun. Panoorin nyo lang tong video na to. Okay. Good day, mga paps. Ayan. I-restore natin yung fairings natin. Kasi ito is nabasag na yung kabitan ng tornilyuhan. Yan. Ito yung batok ng XRM. Yung fairings ng XRM, no? Yan. Magkabilaan. Basag. Okay. Parang ganyan siya. Yan. Yung kabitan ng tornilyo. Okay, kapag kasira na to kasi nagkakos ng ingay yan pagka nalulubak tayo pag nagbabibrate, okay yan. So, ano ba yung dahilan kung bakit nasira yan? Okay yan, katagalan yan, nasira yan, lumulutong yan. Pero yung pinaka main reason yan kung bakit yan nasisira is na-over tighten natin yung bolt dito, no? O yung allen natin. Okay, ito gagamitan natin siya ng M-seal o yung multi-general purpose na epoxy compound. Okay, yan. Yan yung gagamitin natin. So, napanood ko to dun sa isang video ng Indiano ata yung video na yun. Okay? So, ni-restore niya yung kanyang fairings gamit itong epoxy. Yan. Okay, tara. Gamitin natin. No? Tuturo ko sa inyo paano gamitin to. Sa box na to, okay, yan. Yan yung M-seal. Or, yan yung epoxy compound. Okay, yan. So, nabili ko lang to sa Shopee. Ilalagay ko na lang yung description kung siya ko siya nabili. So, ang price pala nito, mga nasa 45 yan. 35 pesos. Okay. So, ang laman niya ito. Ang laman niya, meron siyang parang clay. Ayan. Okay. Para siyang clay. Dalawang klase yan. Itong isa, resin. Okay. Resin yan. Tapos, itong isa, yung hardener. Ngayon, i-combine natin yan para tumigas siya, no? Or yun yung magiging epoxy natin. Okay? So, gawin natin. Ang ratio ng paghati nito is 1:1 lang. Okay? Kung gano'ng karami yung kinuha mo o hinati mo, ganun din yung karami na kukunin mo dun sa isa. Okay? O yung hardener o yung resin. Nahati na natin siya, no? Okay, itong kulay gray. Yan. Yan yung resin. Okay? Yan yung resin compound or material. Okay, itong isa yung hardener. It means, yan yung magpapatigas dun sa resin natin. Okay? So, ang ratio niya is 1:1 lang. Gawin natin is, i-mix lang natin siya. Okay? Yan, mix-mix lang natin siya hanggang maging isang kulay na lang siya. Which is yung black color. Okay? Yan. Parang clay lang, yan, i-mix natin siya. Okay. Okay mga pop, so ayan yung naging result. So yung curing time niya umabot ng 2 oras. Ayan. Pero 1 hour lang, titigas na siya. Pero ginawa kong 2 hours para super solid na talaga siya. Ayan. Okay, so ayan yung itsura niya. Okay, ayan. So matigas siya na, matigas. Uncheck natin. Ayan na. Tigas yan. Okay yan. So, ito, ano na lang natin to. Papagandahin natin. No? Yan. Gamit yung dry mill. Tapos, next naman natin gagawin is, ito. Yan, putol yung kabitan dito.
Tapos ito, nalinis ko na din siya. Ayan, putol din. Sira din yung kabitan ng tornilyo. Okay, ayan. So, gawin din natin to. Hinintay ko muna yung curing time na siguro mga ilang kinabukasan ko na siya hinintay, no, para talagang solid. Okay, so ito yung ginawa natin. Yan yung epoxy. Okay, okay, so sobrang solid na niya. Yan, tigas, oh. Yan, tigas. Okay, so ngayon okay na yan, pwede na tayong magbutas dyan. Okay, ito meron siyang, ayan, meron na siyang nakahulma. Bali, i-drill na lang natin yan. Then ito, lalakyan natin ng konti yung butas. Okay. Okay, next, ito naman. So pagkatapos natin siyang kininis natin siya, no. Okay, ito na yung result niya. Okay, ayan. Okay, kininis ko lang siya, no, or hinulma ko lang siya dun sa dati niyang forma, no. Okay. Actually, ito hindi ko na alam kung tama ganyan yung dating forma ng stock niya, pero ang ginawa ko is parang pinantay ko lang. Okay. So, dito naman, okay, yan. Bali, nilevel ko lang siya. Pinantay ko lang yung lagay ng tornilyo, tsaka yung dito sa likod niya, okay. Yan, makinis naman at pantay naman siya. Tapos, eto. Yan, yung sa may fender, okay. Okay, so, eto, kapag okay na ako dito, pwede na natin siyang pinturahan, no? Okay. Yan. Pinturahan naman natin siya. Okay, mga pop. So, ayan. Natuyo na yung pininturahan natin. Okay, ito na siya. Ayan. Okay. So, ito. Meron pa akong tinabas na konti. Ayan. Okay. Ayan. Yan, okay. So, yan yung finished product natin, mga pop. So, ganun lang mag-ayos ng mga sirang tabs natin sa fairings. Yan, especially dito sa Honda XRM.
Okay, yun mga paps, sana nakatulong itong video na to sa pag-repair ng mga broken tabs ng mga fairings nyo. Okay, yan. So, yun, kung napapanood mo man to sa Facebook or YouTube channel, please paki-follow na lang yung ating Facebook. And then, paki-subscribe naman yung ating YouTube channel. Okay, so kung gusto mo po ng mga ganitong klaseng video, is i-click mo lang yung notification bell button dyan para lagi kayong ma-update sa mga susunod nating video. So, hanggang dito na lang mga paps. Maraming salamat. God bless. Ride safe.